Alexander Lucas Mondragon. He is ruthless. Isang salita para ma-describe ito. Guwapo. Isang tanyag na bilyonaryo. Siya ang lalaking gugustuhin ng sinumang babae at di niya na kailangan magpapansin para makuha ang atensyon ng mga ito. Maliban sa isang maganda at inosenteng dalaga, Celine Monica Valdez, hindi niya matanggap na hindi mo lang napukaw ang interes ito sa kanya. Mapatawad kaya ng dalaga ang taong lumapastangan sa kanya, ang taong nagbibigay ng bangungot sa kanya gabi-gabi, ang taong nagbibigay sa kanya ng takot at pangamba? Hanggang saan kayang itago ng dalaga ang anak ng gabing pagkakamali sa lalaking hindi niya kilala? Lalaking matagal na siyang hinahanap pero may taong gusto siyang tulungan at ipagtanggol, ang binatang si Luis Malyari, Nanay Laura. Sa paglipas ng panahon, magtatagpo kaya ang landas ng dalawa? Ang dalaga na ang jacket na itim lang at may bordang ALM ang pagkakakilalan sa lalaki. Samantalang ang binatang matagal na siyang hinahanap kahit maraming taon nang lumipas. Gusto nitong humingi ng tawad sa ginawa at nagbibigay ito sa kanya ng pakiramdam para huwag tumigil sa paghahanap. Malaman kaya nitong may anak sila? Magkita pa kaya sila? Pero bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video, pakiclick ng subscribe button pati na rin ng bell icon para laging updated sa sunod pang mga upload. Narito ang ating unang kabanata. I open my eyes slowly. The unfamiliar room makes my brows furrow. Gray ang kulay ng kisame na unang tumambad sa mata ko. Teka, nasan ako? Kaninong kwarto to? Nagtataka akong ginalang aking paningin sa buong kwarto. Nakadama ako ng pagkahilot pagkirot ng ulo ko kaya marin ako napapikit. I forced myself to move and to stand up. Why is my body aching? At bakit kumikirot ang bahagi sa pagitan ng hita ko? Kaya bumaba ang tingin ko sa loob ng kumot, only to see that I am naked. Nanlalaki ang mata ko at ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kagad kong binalingan ang gilid ng kama kung may katabi ba ako. Pero ang tayong leather jacket na kulay itim ang nakita ko sa kama. Wala nang ni-anino ng kusino man ang lumapastangan sa akin. Ang kaninang namumuong luha sa mata ko, sunod-sunod na naglandasan sa pisngi ko. Diyos ko! Nanginig ang kamay ko habang mahigpit ako napakapit sa kumot na nakatakip sa kaubaran ko. Tiningnan ko ulit ang leather jacket sa gilid ng kama. May naka-embroid na tatlong letra sa harap ng jacket. ALM ang nakalagay. I closed my eyes tight. This must be some kind of a nightmare. But when I opened my eyes again, nandito pa rin ako sa loob ng isang kwarto. Para nangyari sa akin to? Why I can't remember anything? Ang tanging naalala ko lang may lalaking lumapit at tumabi sa akin ng upo sa stool ng bar. Abang hinihintay kong matapos sa pagsayaw si Beth. Hi, can I offer you a drink? His baritone voice, pero di ko nilingon ang may-ari ng boses. No, hindi ako umiinom eh. Salamat. Sagot ko na hindi ko pa rin nililingon to. Then why are you here? You're not drinking then? Di ko to sinagot. Di ako sanay sa gantong environment. Ito ang unang beses na nakapasok ako sa isang bar, kaya nawiwirdohan siguro to sa akin ngayon. Baka ako na pang isipin ito sa akin. Nandito ako sa loob ng isang bar, tapos hindi ako umiinom? Sinamahan ko lang ang kaibigan ko na si Beth. Mapilit kasi ito eh. Simula na magka-boyfriend to ng taga Manila, naging mahilig na sa mga gantong event si Beth. Are you waiting for someone here? At least can I have your Sorry, but I'm not talking to strangers. Maldita ang sagot ko. Na hindi ko to pinatapos magsalita at hindi ko pa rin to nilingon. Narinig ko pa ang mahinang tawa nito. Kita ko sa gilid ng aking mata na naka-leather jacket siyang kulay itim. Mukhang matikas ang katawan. Tumunog ang phone nito kaya umalis ito sa tabi ko. Maya-maya lang lumapit na si Beth sa akin. May dala tong isang baso ng juice at iniabot sa akin. Kasama niya si Troy, boyfriend niya. Celine, inom kang juice lang yan. Alam kong hindi ka umiinom. Tiningnan ko muna ang baso ng juice saka ako kinuha sa kamay niya at uminom ng konti. Sayo tayo, Celine. Kanina ka pa nakaupo dyan eh. Tara! Pagaya ni Beth at saka umiling-iling ako. Beth, umuwi na lang tayo. May pasok pa tayo bukas. Tanggi ko sa kanya. Masakit na kasi ang ulo ko sa iba't ibang kulay ng ilaw na umiikot sa gitna. Yun ang huling natatandaan ko. Binigyan ako ni Beth na isang basong juice. Juice? Imposible. Just lang nawalan na ako ng malay. What if they drug me? Oo, tama. Bago pa ako nawalan ng malay, nakita ko nang may lumapit na isang lalaki sa akin. Yung lalaki na ka-leather jacket. Pero nang tingnan ko ang mukha niya, kagad nang nanlabo ang paningin ko. At nawalan ako ng malay. Ang lalaking kayang yon ang
Marina ko napapikit ulit. Pilit kong inaalala ang sumunod na nangyari. Bigla nag-init ang pakiramdam ko. Naramdaman kong may humahalik sa balat ko. Pero wala akong lakas para itulak to. Kasi sa bawat antay ng labi nito sa akin, mas lalong umiinit ang pakiramdam ko. "She's burning now," I heard his cursing. Para nagliliyab ang pakiramdam ko. I felt him caressing my body. Gustong tumutol ang utak ko pero tinatraydor ako ng sarili kong katawan. Pinilit kong ibuka ang aking mga mata, ngunit malapsyaw ang liwanag sa paligid. Ang mabigat na katawan ng lalaki nakadagan sa akin, bahagya akong itinulak. Bahagya ako naaninag ang mukha nito pero di masyadong malinaw dulot ng malapsyaw na ilaw. He has a stubbled face pero kagad tong sumubsob sa leeg ko. Walang lakas ang mga braso ko. Gusto ko pa sana itulak to eh, ang katawan niya. Bahagya ako nakita dahil pilit kong ibinuka ang mata ko. May tattoo sa dibdib nito. A phoenix tattoo in his right chest down to his shoulder. Yun ang tanging naklaro ng paningin ko na halos mawalan na ng anag-ag. Natamaan kasi ito ng malapsyaw na liwanag na nanggaling sa labas hanggang sa naramdaman ko ang tuluyang pag-angkin nito sa akin. Napasigaw ako sa sobrang sakit na naramdaman ko hanggang tuluyan na ako nawalan ng malay. I am sure already. Nilagyan ng gamot ang juice na nainom ko kagabi. Wala akong ibang ininom sa bar na yon kundi yung juice lang na bigay ni Beth sa akin. Diyos ko, I was raped. At ang walang hiyang lalaki yon ang siyang napahagulhol na ako ng tuluyan. Kung sana, hindi na lang talaga ako sumama kay Beth, hindi mangyayari sa akin to. Kung di dahil kasi sa pakiusap ni Aling Miling sa akin, nabantayan si Beth bago kami lumabas dito, talagang hindi ako sasama sa kanya kagabi. Mapilit kasi tong masyado eh. Bigla na lang kasi nagbagong ugali nito mula nung nagka-boyfriend to dito sa Maynila. Nangihina ako napaupo sa kama. Naging blankong isip ko. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Umiiyak lang ako ng umiiyak. Di ko na namalayan kung gaano ko katagal na umiiyak. Dahan-dahan akong tumayo ng mahimasmasan ako. Inikot-ikot ang nagusot ng damit. Patuloy pa rin umaagos ang luha ko sa aking pisngi. I can't believe this is really happening to me. Nasaan kaya si Beth? Si Beth lang makakasagot sa akin ngayon sa mga katanungan ko. Kagad kong nahagilap ang bag ko. Hinanap ko kagad ang phone sa loob ng bag ko. Kailan kong tawagan si Beth? My hands are trembling while I dial Beth's number on my phone. Pero out of coverage ang number nito. What if something bad also happened to her? Tinungo ko kagad ang pinto. My eyes are still shadowed with tears. Lumingon ako saglit sa kama. Nasagi ng paningin ko ang leather jacket at ang naka-embroidered na letra dito, ALM. Napahawak ako sa gilid ng pader habang nakasakay ako sa loob ng elevator papuntang ground floor ng hotel. Nangihina kasi ang tuhod ko at bahagyang kumirot ang gitnang bahagi ng mga hita ko. Pagdating ko sa boarding house namin ni Beth, wala siya dito. Mabuti nilang nakasalubong ko sa daan ng landlady namin at sinabi niyang nagmamadaling umalis daw si Beth kasama ng boyfriend nitong si Troy. At sa tingin nito, bit-bit lahat ni Beth ang gamit niya. I tried calling Beth's number again pero gaya kanina, out of coverage pa rin to. Why she's not answering it? Bakit nagmamadaling umalis si Beth? Naalala kong si Beth ang nagbigay ng juice sa akin kagabi. Tinraydor niya kaya ako? Did she put something on the juice? Tama, ginawa niya yon. That's the answer why she's not here now. Kinilaban niya ang lalaking lumapastangan sa akin at hinihaan niyang gawin yun sa akin pero bakit? Paano niya nagawa sa akin to? Magkaklase kami ni Beth mula pa nung high school at matali ko siyang kaibigan. Ninang ko ang nanay tong si Aling Miling kahit malayo ang Davao sa Manila, sabay kaming nangarap at nakipagsapalaran dito sa Maynila. Dito kaming dalawa nag-aaral kasi mas maraming opportunity dito. Nagpa-part-time job kami sa cafeteria malapit sa eskwelahan namin. She really betrayed me. She sold me to that man. Napahagulol ako habang nanlumong nakaupo sa maliit na sala ng boarding house namin. Hindi ko na alam ang gagawin. Pakiramdam ko sa sabog ang puso at ang utak ko, sa labis sa pag-iisip at sakit na aking nararamdaman ngayon. Bakit kailangan na mangyari sa akin to? Gusto ko lang naman makapagtapos ng pag-aaral. Paano niya kakalimutan ang pagiging matalik namin pagkakaibigan? Paano na ako ngayon? Maraming tanong ang nasa utak ko, ngunit wala itong kasagutan. Days passed. Pinilit kong kalimutan ang bangungot na nangyari sa akin noong gabing iyon. Nagpatuloy ako sa aking part-time job sa cafeteria. Sa sunod na buwan na ang enrollment at isang taon na lamang. Isang taon na lang makakapagtapos na ako.
Tama ang hinala ko na may kinalaman si Beth sa nangyari sa akin ng gabing iyon. Ang hindi nito pagbalik sa tinutulungan naming boarding house ay patunay lamang. Bigla itong naglaho na parang mula. Parang may pumiga sa puso ko sa isiping tinrider ako ng kaibigan kong si Beth. Pinaalam ko rin kay Aling Miling na umalis na si Beth sa boarding house namin. Di rin daw to umuwi sa Davao, kaya labis itong nag-alala para sa anak. Sinabi kong nagkaroon ng kasintahan ng anak niya dito, kaya posible na sumama doon si Beth. Di ko na rin pinaalam pa rito ang nangyari sa akin. Natatakot akong malaman ng mga magulang ko. Line, may bago akong part-time job, baka gusto mong sumama. Untag sa akin ang kasama kong si Joy sa cafeteria. Kagaya ko, working student din to. Kaming dalawa ang nagsiserve ng pagkain sa ngayon. Pero kasi kami palagi dito. Ano naman yun, Joy? Sabi ko habang nagsiserve ng order sa mga customer. Bahagya ko siyang nalingon ang dito sumagot, agad. Nabisi pala to sandali sa phone niya para lang may mahinahanap doon. Dito, Lino? Exclusive na resto? Pinakita nito sa akin ang photo sa phone niya, pangalan ng restaurant. Part-time waitress. Kulang pa ng isa kaya ikaw naisip kong isama. Ano, game ka? Nakangiti ang tanong sa akin ni Joy. Mabait sa akin si Joy kahit unang araw ko pa lamang dito sa cafeteria. Maganda ang loob ko sa kanya. Kaya pumayag na ako para malibang ko ang sarili ko sa pagtatrabaho. At tuluyan kong nakalimutan ang bangungot na yon. Oo, sige. Kailan yan, Joy? Tanong ko. Bukas din, mga 8? Huwag ka mag-alala. Kilala ko naman ang manager ng resto kaya't pumayag ito na mag-part-time tayo. Tsaka sa exclusive wedding reception lang, tayo magsaserve, Lynn. Sa pagkakaalam ko, big time daw yung ikakasal. Mahabang sagot sa akin ni Joy. Pinilit kong maging masaya habang ginagawa ang trabaho ko. Gusto kong maging normal lang gaya ng dati ang mga kilos ko. Hanggang matapos ang trabaho ko, umuwi na ako kaagad sa boarding house. Pagkarating na pagkarating ko, agad, bigla ko ulit naalala ang nangyari sa akin. Napahagulol ako habang nakasalampak sa maliit na kama ko. Di po pwedeng ganito na lamang ako palagi. Kailangan kong maging matatag hanggang sa nakatulugan ko na ang pag-iyak. Maaga ako nagising. Nag-text kaagad sa akin si Joy na dadaanan niya ako dito. Mag-tricycle daw kami papunta sa resto, kaya naman kaagad ako naghanda. Long sleeve na white at pinaresa ng black pencil skirt. Dumating na ang bagong kasal, sina Mr. and Mrs. Malyari. Masyadong exclusive ang naging paghahanda. Wala lang kataong pagsisilbihan namin. Naging maayos naman ang naging trabaho ko. Kumilos ako ng normal. Napansin ko rin ang ganda ng bride. Mukhang anghel ang mukha sa ganda nito. At ang gwapo rin ng asawa niya. Medyo may pagka-stricto nga lamang ang aura nito. Nang dessert na ang susunod na i-reserve namin, doon na ako una nag-serve sa bride. Matamis ng ngiti ang binigay ko dito na mag-angat to ng tingin sa akin. Talagang napakaganda ng mukha nito at mukhang mabait kasi matamis din itong ngumiti sa akin pabalik. Thank you. Sabi pa nito sa akin at napansin ko parang may nakatitig sa akin. Kaya tumako ang tingin ko sa dalawang lalaki na magkatabi na sa tingin ko ay mga kaibigan ng groom. Kanina pa maingay ang mga to ha. Si Joy na nag-deserve ng dessert sa kanila. At ako naman doon sa dalawang may edad na hinala ko ay ama ni Mr. Malyari, ang isa, at si Judge Martel ang tawag nila. Sa isa ring medyo may edad na. Kanina ko pa talaga napapansin parang may nakatitig sa akin. Kaya binalik ko ang tingin doon sa dalawang lalaki na ngayon ay kausap na ng groom. Navy blue kulay ng mga mata ang sumalubong pagtingin ko sa gawin nila. Kagad akong binundol ng kaba sa paraan ng pagkakatitig nito sa akin. Bigla akong naasiwa sa hindi ko malamang dahilan hanggang sa matapos ang trabaho namin ni Joy. Umuwi na kagad ako kasi biglang naging hindi maganda ang pakiramdam ko. Sa highway na lang ako nagbaba sa tricycle, lalakarin ko na lang papuntang boarding house ko. Total naman, hindi naman malayo mula sa kalsada para makatipid na rin ako. As I walked, I felt like I was being watched. I looked around but I saw no one. I shrugged my shoulder and walked faster. Nagluto agad ako pagdating at nagpahinga ako sandali bago natulog. Hindi! Napabalikwas ako ng bangon. Napansin kong pinagpapawisan akong bigla dahil sa binangungot ako. Napapaniginipan kong bigla ang nangyari sa akin ng gabing iyon. Nakita ko sa panaginip ang mga mata ng lalaking iyon kanina sa resto. No! Impossible! Ang phoenix tattoo ng lalaki na nawaglit sa isip ko.
pati sa panaginip o mas tamang sabihin, bangungot, ay nakikita ko rin. Umupo ako at niyakap ang mga tuhod ko. Hindi ko na mapigilan pa ang tuluyan ng umiyak. Hindi ko alam gaano ko katagal sa ganong posisyon kasi natatakot na ako matulog ulit. Baka bangungutin na naman ako. Diyos ko, para niyo ng awa, tulungan po ninyo ako. Paano ko ba malalampasan to? Gulong-gulo na ang isipan ko. Hindi na alam ng mga magulang ko ang nangyari sa akin. Nagdasal pa ako ulit bago huminga at pinilit ang sariling matulog. Kinabukasan, dumaan ang landlady namin sa boarding house ko. Naniningil na ito. Mabuti't nagkasya pa ang pera ko pambayad. Wala na kasi si Beth na siyang kahati ko sa pagbayad nitong inuupahan kong boarding house kaya nahihirapan akong bayaran itong mag-isa. Nakiusap ako sa landlady kung pa pwede ba akong lumipat sa mas malapit na kwarto kasi ako na lang naman doon mag-isa. Mabuti na lang at pumayag ito at kaagad akong lumipat ng kwarto. Sakto naman, wala akong trabaho. Ngayong umaga at mamayang tanghali pa ang shift ko sa cafeteria. Habang inaayos nga ang mga gamit ko, bigla ulit na kaming hindi naganda ang pakiramdam ko pero binaliwala ko lang. Baka gutom lang to at wala akong ayos na tulog. Kaya nagluto na ako ng tanghalian. Adobong sitaw lang ang tanging nakayanan ko. Pinaresan ko rin ang saging at bigla kasi gusto kong kumain ng saging. Hanggang bumili ako ng gulay sa katapat na tindahan. Sakto naman may saging na tinda kaya bumili na ako. Naghanda ako para pumasok. Nasa trabaho ko sa cafeteria. Muli kong naramdaman na para bang may nagmamasid sa akin. Napapraning na ata ako eh. Kaya binilisan ko na ang paglalakad at sakto may dumaan agad na tricycle kaya dali-dali kong pinara ito at sumakay. Lynn, ayos ka lang. Namumutaha kasi eh. Untag sa akin ni Joy. Inawakan niya ang kamay ko para paharap sa kanya at tinignan ako na mabuti sa mukha. Ayos lang ako, Joy. Sabi ko at ginitian ko siya para maniwala to sa akin. Sigurado ka ha na ayos ka lang. Kanina ka pa kasi napapansin na katulala ka eh. Ungot pa nito sa akin at bahagya ko ulit itong ngilitian sinabing ayos lang talaga ako. Pero ang totoo, hindi naman talaga mabuti ang pakiramdam ko. Pilit kong hinamig ang sarili ko at ginawa na maayos ang trabaho ko. Panay din ang sulyap ko sa rilong pambisig. Kalahating oras na lang titiisin ko, makakauwi na rin ako. Kaya pagpatak ng alas 4, kagad ako nagpaalam kay Joy na mauna na ang umuwi. She insisted na samahan ako pa uwi but I declined her offer. Alam kong nag-aalala siya sa akin but I put the boundary since nangyari sa akin. Ayoko na ulit magtiwala. Alam kong mabait naman talaga tong si Joy at wala akong pagdududa sa kanya. As I reached home, kagad kong nilakang kwarto ko. Napapraning na ata ako eh. Talagang nararamdaman kong parang may nagmamasid ulit sa akin sa daan kanina. Bakit ba nangyayari sa akin to? Nagsimula lang to na makita ko yung navy blue eyes niya. Nagiging praning na ako mula noon. Anot parang nakita ko ang kuri ng mata niya sa panaginip ko. O mas tamang sabihin, bangungot lang pala. Lumipas ang 2 linggo at nagising ako isang umaga. Parang inaahlukay ang loob ng tiyan ko. Nadudual ako bigla kaagad. Kuntinungo ang malit na banyo sa loob ng kwarto. At doon ako nagsuka na nagsuka hanggang sa mapait na laway na lang ang sinusuka ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Feeling ko magkakasakit na ata ako sa labas sa pag-iisip at tinagpis sa nangyari sa akin. 2 araw na rin akong hindi pumapasok sa trabaho. Alam kong nag-aalala si Joy kasi panay ang text nito sa akin kahapon. Pero nareplyan ko to isang beses at sinabi ko masama ang pakiramdam ko. Nakiusap na rin ako sa kanya na kung pwede, pakisabihan na lang boss namin at mabuti, umoo din naman ito. Pinilit kong bumangon at inayos ang sarili ko. Naligo ako at nakapagdesisyon na pumunta ng pharmacy para bumili ng vitamins. Baka kasi kulang lang ako sa bitamina. At dadaan din ako sa palengke para bumili ng gulay at prutas. Mabuti't may natabi pa akong konting pera. Di ko rin nagastos yung huling padala ni tatay sa akin. Inuna ko muna ang pagbili ng vitamins at naisipin kong lalakarin ko na lamang papuntang palengke. Di masyado mainit ang panahon kaya't okay lang na mag-hike ako. Di rin kalayuan mula sa pharmacy ang palengke. Habang binabaybay ko ang daan, biglang nakadama ako ng pagkahilo. Kaya napahinto ako saglit at napahawak ako sa padan ng building. Mariin kong naipikit ang mata ko na marinig kong may sasakyang huminto sa tapat ng kinatatayuan ko. Isang owner palang huminto. Hindi ko na tinignan pa ang sakay nito at dahan-dahan ako naglakad muli. Nakakatatlong hakbang pa lamang ako.
that my vision is getting blurred until I was consumed by darkness. Pero bago pa ako bumagsak sa sementong daan, may malakas na mga bisig na sumalo sa akin. Hanggang tulungan na akong nawala ng malay. Puting kapaligiran ang unang nakita ko na magmulat ako ng mata. Salamat at gising ka na. Boses ng ginang na nakaupo sa gilid ng kama ko. Nasa ospital ka. Dinala ka namin dito kasi nakita ka namin sa daan. Hinimatay ka. Nilibot ko ang paningin nang wala sa sarili. Doon ko napansin hindi pala nag-iisa ang babaeng nakaupo sa gilid ng kama ko. Sa may pader malapit sa bintanang salamin, may isang lalaking nakatayo at nakasandal habang pinagkrus ang dalawang braso nito sa dibdib at matiim nakatingin sa akin. He is tall. He's wearing a white shirt paid with faded pants and rubber shoes. Taper cut ang style ng buhok at kulay ash blonde. Matangos ang ilong at ang matang matiim na nakatitig sa akin. Ako, si Laura Arevalo at si Luis ang anak ko. Pakilala pa ng ginang. Sabay turo nito sa lalaking nakatayo at nakasandal pa rin sa pader. Gusto mo bang tawagin natin ang pamilya mo para malaman nila ang nangyari sa'yo? Baka nag-aalala na sila sa'yo. Ang asawa mo, tawagin natin. Napanunok ako sa narinig kong sinabi ng ginang sa akin. Asawa, napabangon ako. Doon lang rumihistro sa isip ko ang sinabi ng ginang sa akin. Bakit nirabanggit ang asawa? Pero muli ako napaupo sa kama na makadama ako ng pagkahilo. Kagad naman akong inalalay ng ginang sa tabi ko na siyang nagdala sa akin dito sa ospital. Kailangan ko na pong umalis dito sa ospital. Sabi ko at saka nagtangka ulit na tumayo, ngunit nahihilo pa rin ako. Di ka pa po pwedeng lumabas, iha. Hindi ka pa masyadong magaling at huwag ka munang masyadong gumalaw, baka makasamayan sa baby mo. Natigil ako sa tangkang pagtayo. Napailing-iling ako habang nakatingin sa ginang. Biglang namuo ang luha sa mga mata ko. Baby, ano pong ibig ninyong sabihin? Nakita kong bahagyang natigilan ang ginang sa tanong ko. Pero kagad tong nakabawi na mapansin nito ang kalituhan sa itsura ko. Buntis ka, iha? Hindi mo ba alam? Mahinang sad ang ginang sa akin. Ang kaninang namuong luha unti-unti naglandasan sa pisngi ko. Napahawak ako sa bandyang tiyan ko. Di ako makapaniwala sa narinig ko. Hindi, hindi maaari ito. Napahikbi ako sa isiping buntis ako. Kahit makailang beses akong umiyak, kahit umabot pa ng dram-dram ng luhang iiyak ko, di na magbabago pa at tuluyan ng nagbunga ang nangyaring bangungot ng gabing yon. Ano nang gagawin ko ngayon?